Magandang buhay at welcome sa kusina ni Dan Levy. Sa araw na to, isa na namang masarap na recipe ang ating lulutuin na siguradong magugustuhan ng lahat. Magluluto tayo ng beef bitsuelas. Umpisa na natin ang pagluluto. Yung ating white kidney beans or yung ating bitsuelas ay binabad ko lang to sa mainit na tubig ng 5 oras para nang ganon ay mas madali nating mapapalambot. Ngayon, magpainit lang ng kaserola or kawali na paglulutuan tapos maglagay tayo ng konting mantika tapos igigisa natin yung ating bawang. Yung ating bawang ay hiniwa lang natin to ng pinong-pino. Gagawin natin dito ay ilalight brown lang natin yung ating bawang. Tapos pag okay na, isunod na natin yung ating sibuyas at yung sibuyas naman natin ay hiniwa lang natin to sa maninipis na slice. Yung gagawin natin ay gigisa lang natin hanggang sa naaamoy nyo na yung aroma ng sibuyas at maging translucent yung appearance. Ngayon pag okay na yung ating sibuyas, isunod na natin yung ating kamatis. At yung kamatis natin ay hiniwa lang natin to sa maliliit na cubes. Nang sa ganon ay mas madali natin lutuin. Ngayon, pag medyo mushy na yung ating kamatis, lagyan natin ng konting toyo. Tapos haluin natin. At para pala sa kumpletong detalye ng ating recipe, nasa description box po. Tapos sunod na natin yung ating karning baka. Yung ating baka ay hiniwa lang natin to sa katamtamang laki. Yung pangnilaga na size. Tapos igigisa lang natin or hahaluin lang natin hanggang maging light golden brown yung appearance niya or para nakita na natin na halos wala na yung kulay red na appearance ng beef. Tapos lagyan natin ng crushed black pepper. Ngayon kung wala naman kayong pepper mill, pwede kayong gumamit ng black pepper powder or pwede kayong gumamit ng pamintang buo. Tapos lagyan natin ng panlasa. Lagyan natin ng patis. Haluin lang natin to. Tapos lagyan na natin ng tubig. Ngayon, depende po yan sa inyo kung gaano karami yung sabaw na ilalagay nyo. Lalo na pag medyo marami yung kakain. Dito, naglagay lang ako ng 2 litro. Tamang-tama lang yan kasi mababawasan pa yan. Kasi pakukulaan natin to ng napakatagal. Takpan muna natin, then bring to boil. At makalipas yung 15 minutes, hindi pa yan malambot yung ating karne. Medyo pinakuluan na muna natin ng mga 15 minuto. Kasi yung gagawin natin dito ay isasabay na natin yung ating bitsuelas or yung tawag dito ay white kidney beans sa pagpapakulo. Ngayon, pag lumambot na yung ating bitsuelas at siguradong malambot na rin yung ating baka. Haluin lang natin saglit. Tapos gagawin natin dito ay tatakpan natin for another 25 minutes or hanggang sa lumambot na yung ating bitsuelas at yung baka. Then after 25 minutes, check muna natin yung ating bitsuelas at yung ating baka. Nako, tamang-tama lang yung pagkakalambot ng ating bitsuelas. Sunod na natin yung ating patatas. Yung ating patatas naman ay hiniwa lang natin to sa katamtamang laki. Tapos lagyan na natin yung ating red bell pepper. Ngayon pwede rin kayo gumamit dito ng green bell pepper kung medyo mahal yung red bell. Tapos naglagay lang tayo ng flavor enhancer. Naglagay tayo ng isang pirasong beef cubes. Tapos lagay tayo ng konting asin at konting asukal. Ngayon i-check nyo kung i-check nyo yung alat. Ngayon kung medyo kulang pa sa inyo, pwede kayong magdagdag ng patis o di kaya asin. Tapos takpan muna natin to for another 5 minutes. After 5 minutes, check natin yung ating patatas kung malambot na. Medyo okay na yung ating patatas. Tapos lagay na natin yung ating green beans or tawag dito ay bagyu beans. Sama na rin natin yung ating carrots. Yung ating carrots naman ay hiniwa lang natin to sa diagonal cut. Yung parang isang subo. Tapos, lagay na rin natin yung ating bagyu pechay.
Takpan lang natin and simmer natin for about 5 minutes. After 5 minutes, check nyo, tamang-tama lang yung pagkakaluto natin sa ating gulay. Haluin natin, tapos pwede na natin i-serve at i-enjoy yung ating beef bichuelas. At sigurado ako na gusto nyo yung ating recipe po sa araw na to. At kung nagustuhan nyo, please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating kusina, please don't forget to subscribe at pindutin yung notification bell para updated kayo sa susunod pa nating masasarap na recipe. Salamat sa panonood at ito ang Kusina ni Dan Levy.